Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo dyan? Ako si Cherilyn, isang self-taught artist at sa video na ito, ipapakita at ituturo ko sa inyo ang mga proseso o mga hakbang na aking ginagawa sa paggawa ng isang portrait drawing. Kung kayo ay gustong matuto o mas gumaling pa sa pagguhit, ang video na to ay malaking tulong para sa inyo. Ngunit, bago tayo magsimula, nais ko lang ipaalala na ang aking mga ibabahagi ay base lamang sa aking sariling karanasan. Narito ang ilan sa aking mga obra. So ayan mga kaibigan, ngayon dadako naman tayo sa pagguhit. Unang hakbang, ihanda ang mga materials. So, ipapakita ko sa inyo yung aking mga ginagamit na materials para naman magkaroon din kayo ng idea kung ano nga ba yung mga pwedeng gamitin sa pagguhit o paggawa ng isang portrait drawing. So, unang-una, meron ako nito, isa siyang pencil set. Merong colored pencil. Ito is, tingnan natin. So, ito yung halimbawa ng metallic colored pencil. So, ito yung metallic colored pencil. Ito naman is watercolor pencil. So, meron siyang brush dito. Kung anyo makikita, ayan. Meron siyang isang, may brush siya dito sa dulo. Tapos, yung metallic naman, may brush din siya dito sa dulo. So, tag-isa sila ng brush. Dito naman tayo sa baba. Graphite pencil. Ito, yung kulay blue. So, ito yung mga graphite pencil na may iba't ibang grade. Mula sa pinaka black, which is 8B, and sa pinaka hard, which is 4H. So, H means hard and B means black. So, ito naman tatlong ito na kulay itim. So, yan, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Yan ay a charcoal pencil. So, ito yung soft, medium, and hard charcoal pencil. And the next is, meron itong blending stamp. Blending stamp, listo. Yung dalawa. So, tatlo yan. Wala na yung isa. Hindi ko na alam kung saan napunta. And then, graphite, compressed graphite. Ito. Itong tatlo. Itong tatlo dito. And then, meron naman tayong eraser dito. Eraser at saka sharpener. So, andun yan sa isa. So, ang mga ginagamit ko rin is, bukod dito, ito yung aking pencil set. Pero, ang gagamitin natin ngayon is ito. Itong charcoal pencil at graphite pencil. Gumagamit din ako ng makeup brushes sa pag-drawing. Hindi lang siya pang mukha, pang-drawing din siya. So, may binili ako dating ito. Ito siyang set ng makeup brushes. Malilinis pa to, hindi ko pa to nagagamit. Pero ang ginagamit ko lang ay itong tatlong makeup brush. Ito, pang background sa drawing, sa mga pang maliliit na details. Ito, maliliit lang. And then, sa pang smudge para sa skin tone sa mukha ng ina-drawing. And then, gumagamit din ako sa pang blend ng cotton or cotton buds para sa mga maliliit na detail. So, syempre, hindi natin dapat kalimutan ang ruler. So, ito ay sa pag-grid kasi gumagamit ako ng grid sa pag-drawing para sa accuracy ng aking portrait drawing. So, merong ibang gumagamit ng freehand lang sila. Hindi na sila nag-grid. Pero para sa akin, mas komportable ako sa grid. Kaya, ayun, kailangan natin ng ruler. Then, ang next is, meron din akong, bago ko makalimutan, charcoal powder. So, kulay black talaga siya kasi black talaga siya. Siya ay parang maliit na pinong, nabibili siya, hindi siya yung charcoal na nasa ulingan. So, ito yung nabibili. Kasi binigay lang dito sa akin. Ito. So, hindi, yan. Kulay black siya, hindi siya masyadong kita. Basta siya ay parang pulbo, para siyang face powder na kulay black. So, sobrang pino niya. Pang, ano talaga siya.
for hair, pampaglock ng texture. And then, syempre, hindi natin dapat kalimutan kung saan tayo magdo-drawing. So, ang iba, gumagamit sila ng vellum board, ang mga Canson paper. So, ang ginagamit ko lang is sketch pad. So, yun. Yun yung ating mga gagamitin sa pagguhit mo. Pagkatapos sa hanap naman tayo ng reference o paggagayahan ng ating drawing. So, pumili lamang ako ng mas madali para sa atin. So, ito yung ating napili. Pagkatapos natin, makapili, punta naman tayo sa app na Drawing Grid Maker. I-insert lamang natin dito yung picture na ating napili. Pagkatapos, ilagay natin yung sukat kung ilan yung rows, kung ilan yung columns ng ating reference na gagamitin. So, sa pamagitan nito, mas mapapadali yung ating pagguhit, paglipat mula sa digital hanggang sa papel. Ayan. Kung tapos na, pwede na naman nating isave at gamitin ang reference. Pagkatapos, ililipat natin yung grid na ating ginawa sa digital patungo sa papel. Kung ilan yung sukat o yung bilang ng mga hugis o ng grid na ating ginawa sa digital, parehas din ating gagawin sa papel. Parang ililipat lang natin siya. Sa ating ginawa ngayon, gumamit ako ng 1 inch sa mga parisukat upang maging tama ang sukat ng ating portrait drawing. At dahil may grid na tayo, magsisimula na tayo mag-outline ng ating drawing. Iyong mga hugis parisukat ang magsisilbing gabay kung saan tayo magsisimula at kung saan natin ilalagay ang ating mga hugis o mga shading na ating gagawin maya-maya lamang. Pagkatapos, gagamit tayo ng charcoal pencil upang gayahin yung mga dark parts ng ating reference. Sa hair strand naman, gagamit tayo ng inkless ball pen. Pagkatapos ay papatungan natin ng charcoal. Makikita natin ang paglitaw ng mga lines kapag napatungan na natin ito ng charcoal pencil. Sa pagguhit, lagi lamang tayo magbabase sa ating reference. Kung saan may dark parts, doon tayo maglalagay ng dark parts. Pagkatapos, gumamit tayo ng cotton buds upang may blend yung buhok na ating iginuguhit. Siyempre, kung puti ang background ng ating drawing, kailangan natin burahin yung mga grid na natira kanina. Sa pagguhit, ipinapayo kung sa taas magsimula o di kaya ay sa kaliwa upang hindi kumalat ang charcoal pencil at dumumi ang inyong papel sapagkat anumang oras ay maaaring masagi ng inyong kamay ang shaded parts ng inyong drawing. Ipinapayo ko rin na gumamit kayo ng ekstrang papel upang magsilbing patunga ng inyong kamay habang kayo ay gumuguhit. Tandaan, laging tumingin sa reference. Kung light shade ang nasa reference, dapat light shade din ang gagamitin. At kung dark, dapat dark din ang gagamitin. Ngayon, kopyahin naman natin iyong mga maliliit at maninipis na linya sa ating reference. Pagkatapos, lagyan ng shade ang drawing base kung nasaan nakalagay ang mga shades sa reference. Tandaan, dapat mahaba ang iyong pasensya at hindi ka nagmamadali. Dito, gumamit ako ng Derwent Charcoal Pencil. Pagkatapos, pinatungan ko siya ng Soft Charcoal Pencil.
At yun nga mga kaibigan, sana may natutunan kayo sa munting video na ito. Naniniwala ko na kung inyong gusto, makakaya nyo. Ako muli si Cheridin na nag-iiwan ng katagang ang talento ay maaaring matutunan. Maraming salamat sa panonood.